parang mula dito 30 minutes daw hanggang dun sa may Black Lava, tapos may zip line din dun. You know? And guys, nakapag-power nap naman kami. Sobrang pagod namin sa biyahe. Nag-power nap muna kami kanina. Tapos ngayon nakaramdam na kami ng gutom. At ngayon pa lang kami magla-lunch. Umalis muna kami doon sa may camp, sa may ranch ng Kakitinan Ranch. At ngayon papunta kami ng Gagsawa Ruin. Naghahanap na rin kami ng makakainan. Ito naman yung way. So binabaybay na lang namin ito guys. At habang binabaybay namin ito, makikita nyo rin talaga itong mayon volcano na talagang ang lapit lang sa atin. Grabe. Update lang guys sa ating gas consumption. 4 times tayo nag full tank. At yung pang apat na full tank natin ay ito pa rin, ito yung ginagamit natin ngayon. So puno pa siya, wala pa siyang halos nababawas. Andito na tayo sa Gagsawa Ruin. Kasama natin si Mami. Yes. Dating din. Ang daming turista ngayon, Galista. Ayan. Medyo nagpo-photoshoot muna si Mami. Punta nyo rito Galaisa sa Gagsawa Ruin. Maraming mga tulad ni Kuya na mag-aalok sa inyo ng pipicturan kayo ay magbibigay lang kayo ng tip. Pwede na kayo mag-picnic dito. Tapos doon, meron pa ang place na pwede nyong picturean din. Pero alam nyo ba, Galaisa, na ito mismo ang kinatatayuan natin at ang malalaking bato na nakikita nyo ay mga volcanic deposit na galing sa Bulkang Mayon. At ang simbahang ito o ang Gagsawa Church na nasa harapan natin ngayon ay hindi ganito ang orihinal na imahe. Ito ay katulad din ng mga lumang simbahan na makikita rin natin sa ngayon. Hanggang sa nangyari na nga ang pinaka nakakakilabot na pagsabog ng Bulkang Mayon na naitala sa kasaysayan na pumatay ng mahigit sa 1,200 katao noong February 1, 1814, ganap na alas 8 ng umaga. At ang isa pa sa nakakalungkot na pangyayari ng mga oras na yon ay nang magbigay ng hudyat ang pari ng Gagsawa Church na patunugin ang bell para balaan ang mga tao sa nangyayaring pagsabog ng bulkan. Daan-daang mamamayan ng Gagsawa ang dali-daling pumunta sa simbahan para magsilbing kanlungan sana nila. Subalit
ilang saglit lang ay binalot ng abo at napalibutan hanggang sa natabunan na nga ito nang umaagos na lava ang buong simbahan. Naitala na 200 katao kasama ang pari ng Pagsawa Church ang namatay at natabunan ng lava sa mismong lugar na ito. Tama nga. Masaya. Masaya kahit wala pong tulog. Ang ganda yung dress. Wala pa kami yung tulog, guys. Mula nung umalis kami kagabi, hanggang ngayon, hindi pa kami natutulog. Pero, siguro mamaya na lang. Mamayang gabi na lang siguro talaga. Pero alive pa kami. Oh, alive kasi pa kasi nga. Ang ganda ng view. Tsaka enjoy na lang din namin to kasi nga. Ngayon lang yung time na makapunta ka sa ganito. Layo, pero napakagandang lugar. Isipin nyo na lang, guys. 10 hours kami bumiyahe. 10 by 11? Parang mga ganun. Mga 11 kasama na yung kasama na yung pahinga, syempre. So, 11 hours na bumabakbaka ng ganun. Sobra, tapos wala ka pang tulog. Yan. Ayan naman, ang pula na nga ng mata ko, galay. So. Grabe. Pero, ito pa rin. Gala is life. Ah. Kumbaga yung pagod mo masusuklian dahil sa ganda ng tanawin. Grabe galay sa itong ano na to, simbahan dito sa may Kagsawa ruin. Imagine niyo na lang kung ganto kalalim yung tumabo na buhangin dito. Dahil ayan oh, yung pinakatuktok na lang ng simbahan yung natira. Oh, yan pala yun. Tapos ayan yung kasama pa ng mga simbahan. Ito yung part na yan. Yun. Nag-picture kami kanina dyan galita. Ayan, meron pa doon. So malawak talaga to. Gandun pa yan. As eto na yung mayon. Yun nga lang, medyo maulap siya dito. Ayan, ang kapal ng ulap niya. Kasabay niyan, naglalabas din ng usok yung bulkang mayon. At sayang din galaysa dahil hindi tayo nakakuha ng aerial shot dahil malapit lang pala yung airport dito. So kailangan pa ng authorization. So, sayang lang hindi tayo nakakuha. Pero bawi kami galaysa pagdating natin dun sa may Pictinan Hills. And doon na lang tayo magkapalipad ng drone dahil kita rin naman dun yung bulkang mayon. So ngayon enjoyin muna natin yung ganda ng Kagsawa ruin. Marami ring turista rito galaysa na ayan ang pinakapangunahin dito yung mga nag-aalok ng photo, parang photo shoot. So kukuha na nila kayo ng feature kasabay nun, yung iba magbibigay na lang kayo ng tip or yung iba naman yung gamit nila DSLR. So yun medyo pricey yung pagkuha nila doon yung bayad sa feature. Tapos ayan mag-alas 4 na ng hapon pero ang dami pa rin turista. And guys, kung mag-ATV kayo dito, meron dito 300 lang for 30 minutes. Tapos isa yan sa mga dadaanan nyo. Ayan. O kaya papunta pa doon sa black, ano ba yun? Tiyatawag nila doon? Black lava ba yun? Doon, pupunta pa kayo doon. Ayan. So parang mula dito 30 minutes daw hanggang dun sa may black lava. Tapos may zipline din dun. 300 yata ang bayad sa zipline. Ang ganda na ngayon, no? So ayun guys, balik muna tayo dun sa ating camp sa may Kitinan Hills. Ayan, dito kayo, nandiyan yung mga pinaparent nila, oh. Ayan, oh. Ayan.
dito sa may Kagsawa, pwede yung mag-aangkas Galaysa sa ATV. Pero dun sa may Kitinan Hills, bawal daw yung mag-aangkas. 200 yun ang bayad dun sa Kitinan Hills. Tapos iikot kayo ng 3 beses dun sa ranch. Well, mga 15 minutes. Ang Galaysa, meron sila ditong wet and dry market. Tapos ito yung binila namin ng kanin na lang. May mga ulam din sila rito, kaya lang nakabili na rin kami ng lechong hindi pala lechong manok. Liempo pala. Tapos tubig, ayan, chicha, pizza, merienda, soft drinks. Ayan, may ulam na rin kami. Ayan, liempo. Para hindi na kami magluto. Ilang minuto lamang ay nakabalik na kami sa Kitinan Ranch. At dito ay muli kong napagmasdan ang nakamamanghang ganda ng bulkang Mayon. Di nakapagtataka sapagkat sa buong mundo ay binansagan itong the world's most perfect volcanic cone. Ito ay may elevation o taas na 2,463 meters o 8,081 feet above sea level at may kabuoang lawak na 80 miles or 130 kilometers. Kung titingnan mo siyang mabuti, Galaysa, ay napakaganda niya at napakapayapa. Ni hindi mo iisipin na binansagan rin ang Mayon na Philippine's most active volcano dahil sa loob ng nagdaang 400 years ay umabot na sa halos 50 beses ang naging pagsabog nito magmula noong unang sumabog ito noong taong 1616. Malakas. Kuya pa hawak ay ipakit mo sa muna. Mi, try mo muna yung acceleration niya. Tapos yung preno. Dahan-dahan lang, baka bumangga ka. Preno, kahit ano. Pitaw na ba kayo ng preno? Every thought on my mind of you and I give.
Yung unang ikot namin, testing-testing lang dahil ito yung aming first experience sa ATV. Pero ito, tingnan natin sa pangalawang ikot. Medyo nakapakapa na namin kung paano gamitin. Pwede siguro itong tumakbo ng mga 120 si Mami. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Milano po. Obal Milano. Ayan, ayan si Kuya yung nakatok dito sa ating ginawang ATV ride dito sa may Kitinan Hills. Ayan. Shout out yung mga kapatid dyan sa Maynila. Yes. Tadansora, Quezon City. Oy, Tadansora, Quezon City. Malapit lang sa atin ang Galaisa. Ayan. Tapos na kaming mag-dinner. Ayan. Dito na rin siguro natatapos yung buong araw namin. At magpapahinga na rin kami ni Mami. At dito sa area namin napakalamig talaga habang gumagabi, mas lumalamig kasabay nung lumalakas yung ihip ng hangin na malamig din. Kaya ito, anong oras ba, Mi? 8:30 8:30 na, so kailangan na rin namin magpahinga dahil
tomorrow is another day. At siguro mga 8 or 9 a.m. kami alis dito. Tapos biyahe na ng pa-Maynila. So, kita-kits na lang ulit bukas, Galisa. Bye. Day 2. Morning, guys. Ay. Sarap ng tulog namin. Lamig kagabi. Sobra. Pakita ko sa inyo yung view rito. Morning, Mommy. Morning. Ay, naman yun. Morning, guys. Sobrang lamig dito kagabi. Tapos, naririnig namin maya at maya yung ingay ng kabayo. Kasi dito, sa ranch. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, pinapakawala nila yung mga kabayo. Kasi nanginginain sila. Kumakain sila ng mga damo. Ayan, ito na nakita nyo. Nandito lang yan, nakakalat lang yan sa, ano, sa ranch. Ayan. Marami yan kagabi. Ayan pa, kalat-kalat na sila ngayon. Andun pa yung isa. Ayan. Ang ingay nila pagkagabi. Wala silang ginawa kundi kumain. Tapos, ito yung bulkang Mayon, ang ganda. Wala siyang ulap ngayon, hindi katulad kahapon na ayun, maulap siya. And ngayon, buong-buo siya na makikita natin, Galisa. Dito yung sunrise.
guys, ha. Papakilala ko lang sa inyo yung isa sa mga nakasabay natin na nag-overnight dito sa Kitinan Hills. Ayan si Kuya at yung baby niya. Ano mo kaya ang pangalan niyo? Ninyo. Ninyo. Naiiya si baby. Tiga saan po kayo, Kuya? Manila. Ah, Manila pa po kayo. Okay. Ayun. Ayun sila, Kuya Ninyo. Ayun ang gamit nila. Yung Ford. So, nag-overnight din sila dito kagabi. Naiya si baby Galista. Pero ayan, ang ganda nung spot nila dyan. Papakita ko sa inyo, Galista. Ayan o. Kompleto sila. Tapos, may tent din sila. So, ang ganda. Ang Galista, nagpapakap na rin kami para mamaya ready na. So, magkano ulit mo yung binayaran natin dito? Kapag day tour, entrance, 30 pesos each. Tapos, libre na to. Libre na to, ang tawag dito? Picnic plate? Picnic plate. Okay, picnic plate to, Galista. Tapos, kapag naman overnight, 100 per head, tapos 200 yung tent pitching. Okay, tent pitching is 200. So, ayun lang yung binayaran natin dito, no? Ayan. Tapos ito, free tips na. Pati yung function hall. Ayan. And, makakalibot ka na dito sa buong ranch. Tapos, may playground pa rin, Galista, para dun sa mga bata. Ayan. Pwede rin kayo mag-picture-picture dun. And, kahit saan dito, pwede kayong mag-picnic. Tapos, mayroon dito, Galista, yung ATV natin kahapon. Is magkano yun, mami? 200 per head. Ayan. 3 rounds siya. Okay, 3 rounds siya. Iikot kayo dito. Ayan, dyan kami umikot kahapon. Nakita nyo naman yung inikutan natin kahapon. So, 3 rounds, no, mi? Tapos, yung horseback riding, 20 pesos kapag mag-picture taking ka lang. Okay. Tapos, pag magsasakay ka, 60 pesos. Okay. Ayan, Galista. Pakita ulit sa inyo yung bulkang mayon. Pupunta tayo doon sa may playground. Nandun na rin si mami. Pwede raw dalhin doon yung motor kung nakamotor kayo. Ayan. Yung dadaanan natin, ito rin, dito rin dumadaan yung mga ATV tulad nung ginamit namin kahapon. And dito lang din tayo dadaan. Tapos yung mga kabayo dito sa ranch, ayan. Dito lang din yan. Hindi naman sila nangahabol. Ang dami nila, oh. Ayan yung mayon. Tapos ito yung playground sa mga bata. Ayan. Mami nagti-TikTok na. Gusto nga po pala munang i-shoutout Galista bago tayo magpaalam yung mga subscribers and sumusuporta sa atin.
dito sa ating YouTube channel, ganyan din po sa Facebook page. So shoutout ko lang po si family, Jam family and friends, especially kay Mary Ann Cabradilla. Shoutout po sa inyo. Ganyan din po kay Mac Rider Adventure, kay Gibo AC. Shoutout. Shoutout po sa inyo. Salamat sa suporta po. At kay Cools Verge Motovlog. Ganyan din po kay Jeff D. Virgie Man Motovlog. Lalo na rin po sila Noe Bry Aerials at kay Pamilya TV na lagi na sumusuporta sa ating mga ina-upload na videos. Ganyan din po kay Motovic at kay Monworks. Shoutout po sa inyo. At ganyan din po sa mga family and friends namin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa amin. So guys, sana po ay nagustuhan nyo ang aming mga pinakitang magandang tanawin dito sa Camarines Sur, dito sa may Bicol po yan. Bukod po dito sa Kitinan Hills, dito sa may Albay, ay pinuntahan din po natin ang Agsawa Ruin. So napakaganda rin po dyan. Bagamat hindi po kami nakapagpakita ng aerial shots, pero makikita nyo naman po yung ganda talaga ng lugar. At sana po ay nagustuhan ninyo, gayon din po ang view dito na pinakita namin sa may Kitinan Hills. So hanggang dito na lang po, Galaisa. At magkita-kits po tayo till next gala.